ang unang Asian-American head coach sa NBA at nanalo pa ng NBA championship. Ito ay walang iba kundi si Coach Erik Spoelstra ng Miami Heat. Isa din siya sa mga coach sa NBA na more than 20 years na sa isang team. Mula sa pagiging video coordinator at assistant coach ng Miami mula 1997 hanggang 2008, kung saan ay nanalo pa siya ng championship noong 2006. Noong 2008 naman ay nag-step down ang tinuturing niyang mentor sa Miami, si Pat Riley, para mag-focus sa management. At dito ay siya ang napili bilang head coach. Kung saan naman ay nakapasok siya sa 4 na finals appearance at nakakuha ng 2 championship bilang head coach. Para sa episode na to, ay balikan natin ang naging kwento ni Coach Erik Spoelstra na isang Filipino-American sa NBA at titingnan natin ang mga bagay na hindi pa natin alam kay Coach Erik. Bago ang lahat mga pre, ay huwag nyo kaming kalimutang i-follow sa aming Facebook page at i-check nyo din ang aming YouTube playlist para sa iba pang mga NBA stories. Si Erik Spoelstra ay pinanganak sa Evanston, Illinois, kina John Spoelstra na isang kilalang author, sports marketer at dating NBA executive para dito sa Buffalo Braves, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets at New Jersey Nets. Ang nanay naman niya ay si Elisa Silino na isang Filipina, buhat sa San Pablo, Laguna. Dahil sa nagtatrabaho noon ang tatay ni Erik na isang NBA executive ay nagpapalipat-lipat sila ng lugar mula Illinois napunta sa New York, Denver, New Jersey at nagsettle na sila dito sa Oregon kung saan nga ang Portland at hawakan niya ang Portland Trail Blazers. Nung bata pa si Erik ay may kukonsider siyang isang high scoring point guard. Dahil ang tatay niya noon ay isang NBA executive sa Portland, dito niya nakilala ang iniidolo niya sa basketball, si Terry Porter. Kaya nung high school ay ginagamit niya ang jersey number nito at ginagaya rin ang kanyang style. Sa high school ay naging scoring leader pa siya ng team at naging miyembro ng 1,000 point club nila. Nakasama din siya noon sa Nike All-Star Camp, kasama noon sina Alonzo Mourning at Sean Kemp. Sa college ay naglaro siya para dito sa University of Portland. Nanalo pa siya dito ng Conference Freshman of the Year at naging starting point guard ng team sa loob ng 4 na taon na may average noon na 9 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Naging kasama din siya sa record history ng kanilang school para sa points at assists. Kahit masasabing isang quality point guard doon si Coach Erik ay hindi siya napili sa 1992 NBA draft at naging option na lang nito ay maglaro at maging assistant coach noon sa Bundesliga sa Europe. Habang naglalaro noon sa Europe ay naging coach siya ng youth team ng TUS Harden na isang basketball team sa Germany. Sa paglalaro at pagkocoach siya ng 2 taon ay nagkaroon siya ng problema sa likod na dito ay kinailangan ng operasyon. Buhat doon ay nag-focus na lang siya sa pagko-coach. Nang 1995 ay inoperan siya ng TUS Harden ng 2 taon na kontrata pa. Sinabayan pa ng offer noon ng Miami Heat bilang maging assistant coach. Pero mas pinili niya ang Miami. Ang inoffer na trabaho noon kay Coach Erik ay para maging isang video coordinator ng team na hindi basta-basta trabaho mga pre. Kailangan dito ng kakaibang skills. Isa na dito ang mag-analyze ng games bago ito kalabanin ng Miami. Kasama doon ang statistics kung gaano karami beses mapunta ang bola sa isang player, ilang beses titira, ang mga plays na ginagamit nila, kung sino at kailan dapat bantayan ng players na yon, sa madaling salita ay sila ang gumagawa ng game plan bago ito kalabanin ng Heat. Matapos ang 2 taon na pagiging video coordinator ay naging kasama na rin siya sa bench, kasabay noon ang pagiging assistant coach. Dahil noon ay mas alam ni Erik Spoelstra ang mga plays na kakalabanin nila based sa video na pinag-aralan nito. Matapos ulit ang 2 taon ay napromote naman siya bilang assistant coach at scout at hindi nagtagal ay naging director na siya ng scout department ng Miami noong 2001. Siya din noon ang nakadiscover kay Dwayne Wade para piliin nila noong 2003 NBA draft. Kasi noon mga pre ay wala sa radar ng mga NBA scout ito si Dwayne Wade para sa mga top pick. Sa kanya din binigay noon ang credit kung paano na-improve ni D-Wade ang kanyang jump shot matapos ang paglalaro niya noong 2004 Olympics. Nang 2006, habang naglalaro pa sa Miami si Shaquille O'Neal, ay nakuha ni Coach Erik ang kanyang unang accomplishment, ang makakuha ng NBA championship bilang isang assistant coach. Nang 2008 naman, ay nag-step down si Pat Riley bilang head coach ng Miami. Ang unanimous na napili ni Pat Riley para pumalit sa kanya ay ito nga si Erik Spoelstra. Ito ay dahil sa matagal nitong experience sa team, kaya naging unang Filipino-American na naging head coach siya ng NBA. Sa unang sabak niya bilang head coach dito sa Miami ay nakakuha agad siya ng 43 wins para makapasok dun sa playoffs at nakatapat nila ang Atlanta Hawks na umabot sila hanggang 7 games. Ng 2009-2010 season ay nakakuha ulit ang Miami ng spot sa postseason under pa rin dito kay Coach Erik. Kaso sa first round ay nakaharap naman nila ang Boston Celtics na umabot lang sila sa 5 games.
ng 2010 off-season ay nakuha ng Miami si LeBron James at si Chris Bosh. Dito nagsimula ang era ng Miami sa NBA. Sa unang part ng season ay nagkaroon pa nga ng issue na hindi kayang i-handle ni Coach Erik ang mga players, lalo na si LeBron at itong si Chris Bosh. Kaya noon kahit nasa kanila ang Big 3 ay hindi maganda ang simula noon ng Miami, na kahit ganun pa ay nakapasok pa rin sila sa playoffs hanggang NBA Finals, kung saan naman ay tinalo sila ng Dallas sa 6 na games. Ng 2011-2012 season ay nakakuha ulit sila ng under 50 wins ang Miami at naging pangalawa sa East. Dito ulit sila nakapasok sa finals at sa pagkakataon na to ay nakaharap naman nila ang OKC na binubuo noon ni Serge Ibaka, James Harden, Russell Westbrook at Kevin Durant. Nakuha noon ni Coach Erik ang kanyang unang championship bilang head coach sa NBA. Ng 2012-2013 season ay nagkaroon ng Miami ng 27 game winning streak under nga dito kay Coach Erik. Ito ang naging pangatlo sa NBA history kasunod ng Los Angeles Lakers at ang Golden State Warriors. Nakapasok ulit sila sa NBA Finals at dito naman ay nakaharap nila ang tested na San Antonio Spurs. Sa Game 6 ng series na yon ay muntik na talagang matapos ang season ng Miami na maipasok ni Ray Allen ang kanyang 3-point shot para ma-extend ang game sa overtime at makapag-force ng Game 7 na dito nila nakuha ang back-to-back championship para din dito kay Coach Erik Spoelstra. Ng 2013-2014 season ay pumirma ulit ng contract extension itong si Coach Erik sa Miami na hindi nilabas sa media kung magkano. Ayon pa sa balita noon ay gusto ni Coach Erik na makakuha ng malaking kontrata at mas malawak na kontrol sa front office. Sa season na yun mga pre ay nakapasok ulit ang Miami sa pang-apat nilang NBA Finals appearance at nakaharap ulit nila ang San Antonio na mas ready na sa kanila na tinalo nga sila sa series na yun. So yan mga pre ang naging kwento ni Coach Erik Spoelstra ng Miami Heat na kahit wala pang Pilipino na naglalaro ngayon sa NBA ay at least may Filipino blood na nagko-coach dito. Dito ko masasabing ang Miami talaga ang lugar ni Coach Erik. Ang asawa kasi niya ay isa dating cheerleader ng Miami, si Nikki Sapp, na hindi lang swerte siya sa basketball. Nakapunta na rin siya dito sa Pilipinas noong 2009 at 2014 para mag-facilitate ang mga basketball event. Hindi man siya galing sa pamilya na ang magulang ay basketball players, ay mas malawak ang background niya dito sa dahilan ang tatay niya at ang lolo niya ay mga kilalang sports writer sa US. Ang isa talaga sa pinakamalapit sa kanya na players ay itong si Dwayne Wade, na mula nung madrop ito hanggang sa mag-retire ay nandun pa rin ang respeto ni D-Wade dito kay Coach Erik. Kahit noon nagkakaproblema siya sa unang part ng season nang hawakan niya si LeBron at itong si Bosh. Nang lumipat noon si D-Wade papunta dito sa Bulls ay si Coach Erik ang isa sa nagulat sa ginawa noon ng management at siya din ang isa sa gumawa ng paraan para makabalik siya sa team nang matrade siya mula Cleveland pabalik dito sa Miami. Sa NBA ay isa siya sa mga coach na gumagamit ng statistical strategy dahil sa unang part ng karin ni Coach Erik ay naging video coordinator siya ng Miami at ito ang ginagawa niya para makagawa siya ng game plan para dito sa team. Ang laging kasama ngayon ni Coach Erik pag may road game sila ay ang team coordinator nito si Dan Craig na pinag-aaralan nila ang play-by-play ng mga kalaban nilang team. Isa din siya sa mga coach sa NBA na medyo lower temper at bibihira magalit pag nasa game na kahit mayroong mga error ang mga players nito. Buti hindi niya nakuha ang habit to ni Stan Van Gundy nang hawakan niya ang Miami. Ito pa mga pre, ayon sa kanya, noong naging video coordinator siya ng Miami ay nasa 25 years old pa lang siya noon at talagang bilib siya kay Pat Riley na tinuturing niyang mentor. Pero ang isa talaga sa pinagsisisihan doon ni Coach Erik ay hindi man lang tumagal ang kanyang basketball career na sana man lang ay nakapaglaro siya sa PBA kahit isang season noong 90s era. Sa mga time na yon ay magaling na ang kanyang likod na nagkaroon ng problema habang nasa Europe pa siya at kaya pa naman niya maglaro noon ng competitive basketball at ang PBA ang isa sa mga option niya. Pero mas pinili niya mag-coach dahil dito nga kay Pat Riley dahil noon ay isa sa respetadong coach at executive ng NBA. So hanggang dito na lang ulit mga pre, kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.